Ang pag-uusapan at ngayong araw na ito ay para naman po sa ating mga sising ng anak na at ngayon ay nagkakaroon ng problema dahil mahina daw po ang paglabas ng kanilang mga breast milk. Samahan niyo po ako ngayon at pag-usapan po natin ang mga tips to increase your breast milk supply. Ngayong kayo ay nanganak na mga sisi, ay kakaibang pagsubok na naman po ang inyong haharapin. At kasama sa pagsubok na ito ay ang dapat ay magkaroon kayo ng sapat na breast milk para kay baby. Alam ko pong marami po sa ating mga first time moms ang mga namomoblema ngayon dahil mahina po ang paglabas ng kanilang mga breast milk. Kaya sana po ay makatulong sa inyo ang vlog na ito. Ang unang 4 to 6 weeks ng breastfeeding ay critical para sa success ng breastfeeding, lalong-lalo na sa mga first-time mom. Mahalagang pagkalabas pa lamang ni baby, establish na agad ang breastfeeding para magkaroon ng strong and healthy supply of breast milk. Mga tips para mapataas ang breast milk supply ng isang ina. Una, ay evaluate your baby's latch. Mahalagang siguraduhin po ninyo mga sisi na tama po ang pagkakalatch ng inyong mga baby sa inyong mga suso. Latching your baby properly is the most efficient way to increase your breast milk supply. Kapag hindi po tama ang pagkakalatch ng inyong mga baby mga sisi sa inyong suso, ay hindi rin po niya makukuha ng mabuti ang inyong gatas. At kapag tama naman ang pagkakalatch ng inyong baby sa inyong mga suso, ay ma-stimulate ang inyong katawan na mag-produce pa ng maraming gatas. Pangalawa, ay continue to breastfeed. Ang inyong katawan mga sisi ay nagpo-produce po ng breast milk base po sa law of supply and demand. Kapag mataas po ang demand ng breast milk ninyo, ay tataas din po ang supply nito. Kaya kahit sa tingin po ninyo mga sisi ay konti lang po ang breast milk ninyo, ay huwag pa din pong susuko at ipagpatuloy pa din po ang pagpapa-breastfeed kay baby. Ayon sa isang lactation counselor na si Mrs. Abby Yabot, napaka-importante daw po ng first 3 days ninyo ng paglalatch ni baby. Dahil kapag hindi ka agad nagpa-breastfeeding in the first 3 days, it will send signals to the mommy's brain na hindi na kailangan ng gatas. Kaya isa po sa way na mapataas ang inyong breast milk supply mga sisi ay ang pagpapa-breastfeeding ng madalas. Pangatlo, ay kumain ng mga masustansyang pagkain. Mahalagang kumain ng isang inang nagpapa-breastfeeding ng mga masustansyang pagkain at uminom ng tamang amount ng fluid. Mahihirapan pong maglabas ng gatas kapag dehydrated po ang isang ina. Makakatulong po ang pagkain ng mga green leafy vegetables, pagkain ng isda at pag-inom ng gatas. Pang-apat, iwasan po ang pagkain ng mga processed foods. Mas makabubuti ang pagkain ng mga prutas at mga pagkain mayaman sa fiber. Iwasan po ang pagkain ng mga matatamis, matataba at maaalat. Pang-lima, ay get some rest. Ang puyat at stress ay maaring magkaroon ng negative effect sa inyong supply ng gatas. Alam ko pong medyo mahirap po talaga para sa isang bagong ina ang magkaroon ng sapat na pahinga dahil nga busy po kayo kay baby. Ngunit maaari nyo namang sabayan po ang tulong ng inyong baby para makakuha din po kayo ng sapat na rest. Pwede din naman po na humingi po kayo ng tulong sa inyong mga kasama sa bahay na bantayan muna sandali si baby habang kayo po ay nagpapahinga. Kapag ang inyong katawan ay nakapagpahinga at hindi stress, magkakaroon ito ng extrang energy into making a healthy breast milk. Pang-anim ay drink more fluids. Ang inyong breast milk is made up of about 90% of water. Kaya mahalagang hydrated po kayo lagi at nakakainom po kayo ng about 8 to 10 glasses ng mga fluids araw-araw. Maaari kayong uminom ng gatas, juice o tubig para sa inyong hydration. Kapag nakaramdam kayo ng pagsakit ng ulo, pagkahilo o pagkakaroon ng dry mouth, ay maaring hindi po sapat ang fluid ninyo sa inyong katawan. Pang-pito ay get a breast pump and have a regular pumping schedule. Isa sa paraan to remove your breast milk is to use a breast pump. Maaari nyo itong gamitin after or in between the breastfeeding session. The more you empty your breast milk mga sisi, ay the more po nadadami po ang inyong milk supply. Maaari kayong mag-pump at least 5 times a day at maaari din pong mag-pump 5 to 10 minutes pagkatapos magpasuso. Siguraduhin po ninyo mga sisi na both po sa inyong mga breast ay pinapump po ninyo. Pang-8, breastfeed from both breasts. During sa inyong first few weeks ng inyong pagpapa-breastfeeding, mahalagang nagpapa-breastfeeding kayo both sa inyong dalawang breast dahil nakakapag-build up ito ng much stronger supply ng breast milk. Pang-9, don't skip feedings or giving formula milk to your baby. Ang inyong katawan mga sisi
ay magproproduce ng maraming gatas kapag kayo po ay nagpapa-breastfeeding. Kapag merong time na hindi ka nagpapa-breastfeeding sa iyong baby, ay maaaring mag-decrease ang inyong milk supply dahil it will signal your body that you don't need more breast milk. Pang-sampo ay eat dishes with soup o sabaw. Makakatulong ang pagkain ng mga sinabawang pagkain, lalong-lalo na kung marami pong green leafy vegetables gaya ng malunggay. Pang-11 ay maaari din kayo mag-take ng mga malunggay supplements. Pang-12 ay try to relax. Ayon daw kay Mrs. Abby Yabot, isang lactation counselor, kapag meron daw negative emotion ang isang ina, ay mahirapan talaga siyang maglabas ng gatas. Kaya mahalaga po ang pagre-relax at pag-iwas sa pag-isip ng problema habang nagpapadede kayo. Subukang magpadede ng nakarelax at mag-concentrate sa bonding ninyo ni baby habang nagpapadede. Dahil nakakatulong po ito na magkaroon ng magandang supply ng breast milk. Pang-13 ay hold off on pacifier. Ayon sa mga pag-aaral, ay maaari namang gumamit ng pacifier ang isang breastfed na baby. Ngunit, tsaka nyo na daw po ibigay ito kay baby kapag well-established na ang inyong milk supply. Kapag gusto daw po ng inyong baby ng pacifier, ay put her on your breast instead. The additional nursing will help your breast milk to increase production. Pang-14 ay consult your doctor if taking any medicines. Bago kayo uminom ng anumang gamot, ay mahalagang ikonsulta muna ninyo ito sa inyong mga doktor dahil meron pong mga gamot na nakakaapekto sa milk supply ng isang ina. Gaya ng mga diuretics, antihistamines, hormonal contraceptives na may estrogen at iba pa. Pang-15, I have a comfortable breastfeeding position. Mahalagang magkaroon ng tamang breastfeeding position para mapadali para kay mommy at kay baby ang breastfeeding. Ang cradle position, football position at side lying position ay ang mga breastfeeding position na pwede po ninyong gamitin habang kayo ay nagpapadede. Lastly, mga sisi, napakahalaga po talaga ng breastfeeding para sa inyong baby. Dahil aside sa marami itong nutrients na nakukuha ni baby, ay nagiging dagdag protection din ito para sa kanila. Huwag pong susuko sa pagpapa-breastfeeding, mga sisi, kahit mahina po ang supply ninyo ng milk. Dahil the more na nagpapa-breastfeeding po kayo, mga sisi, ay the more din po na magsusupply inyong katawan ng gatas. Well, mga sisi, kung kayo po ay buntis, ay pwede nyo pong bisitahin ang ating playlist dito sa ating channel. May mga playlist po tayo ng first trimester, second trimester, at third trimester. Bisitahin nyo po ito at baka po makatulong sa inyo ang mga videos doon. At yun na nga po guys! Sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, ay comment nyo lang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At i-like nyo po ang video na ito at i-subscribe nyo na din po ang ating channel para updated kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede ninyong i-follow at meron din po tayong Instagram na pwede din po ninyong i-follow at masaya po ako na maging part po kayo ng ating Nurse Yesa Fam. So again, thank you guys for watching and have a nice day!